alam po ninyo ang katotohanan, yung Presidential Decree PD 27, ang kaisa-isang sinulat ng aking ama, Ferdinand Marcos, ang dating Pangulo, sa kanyang sariling kamay. Sinabi nga niya, kung maaari, isusulat daw niya sa dugo dahil yan ang inalay ng ating mga magsasaka upang makamtan ang lupang tinataan. Ninyo ako maging emosyonal dito sa pagpirma ng condonation ng mga utang ng ating agrarian reform beneficiaries. Alam po ninyo ang katotohanan, yung Presidential Decree PD 27, ang kaisa-isang sinulat ng aking ama, Ferdinand Marcos, ang dating Pangulo, sa kanyang sariling kamay. Sinabi nga niya, kung maaari, isusulat daw niya sa dugo dahil yan ang inalay ng ating mga magsasaka upang makamtan ang lupang tinatrabahuan nila. Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336 and Senate Bill 1850 shall now become known as Republic Act number 11953, entitled An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs from Financial Burden by Condoning All Principal Loans, Unpaid Amortizations and Interests, and Accepting Payment of Estate Tax on Agricultural Lands awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang pinakamahabang land reform program sa buong daigdig ay dito sa atin sa Pilipinas na umabot na ng 50 anyos noong Oktubre ng nakaraang taon. Higit ako nagpapasalamat unang-una kay Presidente Duterte na pumayag na isingit natin doon sa Bayanihan 2 para mapawi ang hirap ng taong bayan dahil sa pandemic, itong pag-condone ng interest at ng penalty ng mga nagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries. Pumayag siya doon sa kabila ng maraming pagtutol na mawawalan ng pambayad ang gobyerno. Subalit tama naman, wala namang pambayad ng mga magsasaka, kaya wala rin kikitain ng gobyerno. Natuloy ito sa executive order ng aking kapatid, ang birthday gift namin sa kanya, sa sarili niya. Tuwan-tuwa siya mag-condone nung natitira pang mga interest. Subalit ngayon, ngayong araw na ito, yung aking Senate bill ay sa wakas naging batas. At wala ng utang, wala ng paghihirapan pa ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Ang ating pambansang awit. At ang unang sinasabi, lupang hinirang. Subalit, sa 51 taon, naging lupang hinarang sa ating mga magsasaka. Hinarang dahil sa kung ano-anong papeles at titulong nawala. Hinarang sa pagkukulang ng pondo at suporta. Hinarang ng ilang batas at administrasyon. Sa wakas, kanila na na walang utang. Maski ano, ang lupang tinatrabaho. Nung pumasok po ako at binati ko ang aking ate, si Senator Amy, ay kaako sa kanya, ikaw talaga yung original author. Mula nung nagsimula siya bilang senador, ay pinaglalaban na niya ito. Kung tutuusin, ang lupang yan ay binayaran na ng labis-labis na hirap, pawis at dugo. Kaya't sa tingin ko, ang may utang ay ang pamahalaan sa kanila. Panahon na. Congratulations at nagpapasalamat kay Presidente Duterte, kay Presidente Bongbong Marcos, sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng tumulong na sa wakas ang lupang hinirang ay hindi na kailanman magiging lupang hinarang. Sir, this is a milestone legislation as this is one of your commitments in your SONA last year. How important is this to farmers? We cannot overstate the importance of what we have done today. Not only for the agrarian reform beneficiaries who have been waiting for some relief for a very, very long time. We have been talking about this for a decade. And that everyone seemed to agree that it was time for us to look very closely
on the financial situation, not of the banks, not of the financing institutions, but of our farmers. And so it has been the general consensus that it is there is no reason for us to continue to chase the unpaid loans, the unpaid benefits that have ballooned over the many, many years. And so to wipe the slate clean and for our agrarian reform beneficiaries, there are two parts to this. Number one was the resolution of the actual titling of the so-called consolidated CLOAs. Having started to undertake that process, we then were able now to perfect the titles for our agrarian reform beneficiaries. But what would that do if bibigyan nga natin sila ng lupa, bibigyan natin sila ng tulong, nakalubog pa naman sa utang? Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy, this is so important to our survival as a country, that the agricultural sector is strong and that the agricultural sector is a important part. And that's what this does, because now we are recognizing and bringing into the whole system of our economy our agrarian reform beneficiaries, giving them not only a livelihood, giving their families hope for the future, but also the support that we in government and the rest of the country need for their agricultural hard work. Thank you, Mr. President. Thank you. Next, we have Alan Francisco of PTV4. Hi, Mr. President and gentlemen. Yeah, sir, may mga nakausap na po ako kanina na mga beneficiaryo from Region 3 and Region 4A. Hindi maitago po yung kanilang saya dahil after ilang dekada raw, at least hawak na nila yung mismong title nila. Oo, sir, may tuturing, I guess, na malaking bagay yung condonation sa mga agrarian lands. So, ang sinasabi nila, sir, kanina, masaya sila. Your message, sir, para sa mga beneficiaryo? Well, yun nga ang ating, kaya natin ginawa ito. At maidagdag ko na hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo ang ating ginawa. Hindi lamang yung pag-condone o pagbura ng kanilang utang sa pamahalaan, sa mga bangko. Kung hindi, ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Hindi lamang nagbigay ng titulo, hindi lamang nag-condone ng kanilang utang, kung hindi, nandiyan pa rin ang agrarian reform upang tulungan ngayon sila na makatayo. At masasabi natin, may kaya na silang para patakbuhin ang kanilang hanap buhay, at naipapakain nila yung kanilang mga pamilya, at bukod pa doon ay nakakaroon pa ng pag-asa para sa kinabukasan. Yan ang tunay na kahulugan nitong ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya kung makita ninyo, lahat ng mga matagal nang tinatrabaho ito ay napakalapad ng mga ngiti. At yung iba sa amin, hindi na sumasayad yung paa sa lupa dahil sa tuwa. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next, we have Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. President, at congratulations po, pati doon sa ating mga beneficiaries. My question, sir, is how will this law enhance the overall trust of the DA for food security? Well, very simple. Kung titignan natin, yung mga lupa na hindi pa naisaka dahil nga sa mga problemang hinaharap ng mga beneficiaries, yun na nga yung consolidated CLOA na hindi pa na subdivide, hindi pa na partition, tapos ito pa nga yung utang, ay palagay ko at tuluyang tulong ng ating mga DA at saka siyempre agrarian reform sa kanilang pangangailangan, ay magkakaroon tayo ng mga lupain na hindi natin nagamit.
Ilang hektarya ang pinag-uusapan dito? Napakarami. Napakarami. Million. At least a million. Eh ang lupa, na halimbawa, lagay na lang natin sa bigat, sa palay. Ang more or less ang nakatanim sa palay is 5 million hectares. Pero yung 5 million hectares, ibig sabihin kasama na rin yung second cropping, kasama na rin yung third cropping. Kaya more or less 2.5 million. Agriculturist, the Senate President will correct me if I'm wrong, but more or less it's 2.5 million na sinasaka para sa palay. Ngayon, kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating linalayunin upang masabi natin ligtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira minsan o binagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Napakalaking bagay nito. Just think, it's two and a half million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Maraming salamat po. Thank you. We have a question for Secretary Estrella from Rex Remitio of CNN Philippines. Mr. President, Executive Secretary, Secretary Estrella, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Ayun, for SEC, clarify ko lang. So since 57 billion yung mabuburang utang, yung number ng mga farmers na magbe-benefit dito sa kabuuan, clarify ko lang kung nasa ilan sila. Napakarami po. Kasi po, nagkaroon ng konting kaguluhan kanina, mukhang nahulog yung kodi ko kanina. Ngunit, napakarami ang makikinabang dito. Kuan ito, mahigit sa ilang daang libo ang makikinabang dito sa condonation na to. Siguro mga more than 600,000. And since sila na yung may-ari no nung lupa, 'di ba? Ganap ng may-ari sila. Hindi ba 'to magreresulta sa parang malawakang pagbebenta ng lupa dahil sa kanila na yung lupa? Eh? I don't think so. Kasi unti-unti na namin na pinapayuhan ang ating mga agrarian reform beneficiaries na naayon sa batas. Meron hong kailangan pag naiabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon. Bago nila maibenta ang lupa sa iba. Sapagkat pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, eh babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, eh hindi ho magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. At hindi lang ho yun. Yes, sir. Siyempre, ito hong pamahalaan na ito, nakaumang ang isang katutak na support services na ibibigay sa kanila. Nakatulad ng ginawa po ng ama ng ating Pangulo at ng lolo ko po nung panahon nila. Idadagdag ko lang, ang nagiging dahilan kung bakit ang nabibigyan ng titulo ay ipinagbibili ka agad yung lupa nila ay dahil wala silang pambayad ng inputs, hindi sila makautang, wala silang pagkukuhanan ng binhi, wala silang pagkukuhanan ng fertilizer, ng pesticide, wala silang pambili. Kaya wala naman silang magagawa. Kaya yung dati yung mga nasubukan nung una ay pinag-aralan nito nang mabuti at nakita natin yung naging karanasan ng mga ibang bansa. At nakita nga namin, pagka ba sa titulo lang ang binigay mo at wala nang ibang suporta, mangyayari talaga, wala naman, hindi naman nila maisaka, mangungutang na naman sila doon sa yung dating may-ari. Tapos di makabayad, tapos na-corner na naman, ipinapakyaw na naman yung kanilang produkto, etc., etc. Kaya naman, yung nagiging sitwasyon ng ating mga beneficiary, pagbili na lang natin para at least may pera tayo sa bulsa. Ngayon,
Kaya't may sinama maliwanag na maliwanag at binibigyan ng halaga ang pagpatuloy na suporta upang magkaroon ng pautang para sa ating mga beneficiary, upang may technical support. Meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura ng fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa para maging matagumpay naman ang kanilang pagsaka ng kanilang bagong natituluhan lipa. Chona Yu, Radio Inquirer. Sir, follow-up lang. Isn't the law unfair para sa ibang mga magsasaka na nagbayad na, and here comes the condonation program? Yes, please. No, I know the answer. Ako nang sasagot siguro dyan. Palagay ko hindi naman magiging unfair sapagkat meron ding inilalaan ang pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo para sa mga prompt payers, yung mga maagap na magbayad. Katulad ng mas maraming support services, natural lang ang ibibigay natin sa kanila. At saka, ito ay hindi naman unfair sapagkat yung mga nakabayad noong araw at yung mga hindi nakakabayad ngayon, eh iba naman ang sitwasyon noong araw at ngayon. Noong araw, mas madaling magbayad ang ating magsasaka dahil kumikita sila. Ngayon, marami mga nangyari na developments dito sa ating bansa at sa buong mundo. Katulad halimbawa, nagmahalan ang mga farm machineries, equipments, and other inputs sa buong mundo ito. Kaya humirap ang buhay ng ating mga magsasaka. Nagkaroon pa ng pandemic. Nagkaroon pa ng distribution. Ngunit hindi natin siguro masisi sila dahil gusto lang nilang i-accelerate ang pagdi-distribute ng Certificate of Land Ownership Awards. Kaya nag-distribute sila ng collective clause na wala namang parcelization. Ang ibig sabihin noon, parcelization is yun doon sa isang titulo, halimbawa, na for 200 hectares, nakalagay doon lahat ng may-ari. Siguro mga 200 din ang may-ari doon. Ngunit hindi sinabi, one, dito ka sa paanan ng bundok. Pedro, dito ka sa tabi ng ilog. Walang ganun. Walang nangyaring parcelization. Kaya nagpapasalamat kami sa World Bank dahil tumutulong sila dito sa parcelization natin. Yun din, nagkaroon ng confusion at hindi rin na-update ang payment of amortization fees. Lahat yan pinagsama-sama, mahirap na mangolekta. Mas magiging magastos pa sa pamahalaan ang mangolekta kaysa ang ibigay na lang natin na libre ang lupa. Yan. Kaya hindi naman unfair. Makikinabang naman silang lahat. Salamat po.